Magandang magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ang inyong mga kakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Alona. Pero basahin na natin ang liham ni Alona. Dear Kuya Peles, minsan kuya, ang isang tao ay dumarating din na magkakaroon ng problema na hindi mo inaasahan. Problema na halos hindi mo kakayanin. At itatago mo lamang ito ng hindi nila alam. Itago nyo na lamang ako, kuya, sa pangalang Alona. 50 taong gulang. At lumiham din ako, kuya, dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Halika nga dito, Romano, at mag-usap tayo. Oh, alam ko na yung sasabihin mo. Bakit mo inuwi dito ang anak mo sa ibang babae? Sumama na sa ibang lalaki. Lagi na ng bata. At dinala mo dito ang batang yan? Paano ng mga anak mo? Alam kong hindi kanila maintindihan. Kinausap ko na sila, Alona. Oh, anong sabi nila? Noong una parang hindi nila tanggap ang kapatid nila. Pero nang naipaliwanag ko sila ngang mabuti, naintindihan naman nila. Pero ako, hindi ko matatanggap ang batang yan. Alona, walang puwang ang batang yan dito. Narinig mo ang sinabi ko. Hindi ko matatanggap ang batang yan dito sa pamamahay ko. Pero pumayag na yung mga anak mo na dito titira si Sophia. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ko tanggap ang batang yan dito. Kung tanggap ng mga anak mo ang batang yan, ako, hindi! Alam mo, wala nang ibang mapupuntahan ang batang yan eh. Kundi ako lang na kanyang ama. At alam mo naman, humingi ako ng tawad sa'yo noon pa, Alona. Dahil sa pagkakasala ko sa'yo, hindi ko naman sinasadya ito eh. Sinadya mo, Romano! Sinadya mo! Dahil kung hindi, hindi mabubuo ang batang yan! Maraming salamat po sa inyo dahil tinanggap niyo ako dito. Ano ka ba? Kapatid ka rin namin. Yun nga lang, iba ang nanay mo. Sana palang araw matatanggap din ako ni Auntie. Oo, basta wag ka lang magmadali ha. Pagdating ng araw, tatanggapin ka rin niya. Kung hindi lang sumama ang inay ko sa ibang lalaki, hindi sana ako kawawa ngayon. Naku, hindi ka kawawa. Nandito kami na kapatid mo na mag-aalaga sa'yo. O, diba? Hindi ka kawawa. Kasi naman, sumama na sa ibang lalaki ang inay ko eh. At iniwan ako ni inay sa itay ko. Wala nang mag-aalaga sa'kin. Hayaan mo, nandito kami para mag-aalaga sa'yo, okay? Okay po, ate. Salamat po. Magaling! Pahiga-higa lang ang bisita namin. Auntie,
Tapos na po akong maglipit ng mga pinggan na pinagkainan namin at nakapagwalis na rin po ako sa labas. Hoy! Hindi ka parte sa pamilyang ito! Yan ang tatandaan mo, ha? Oo po, auntie. Huwag mo akong matawag-tawag na, auntie! Huh? Naintindihan mo? Opo, pasensya na po kayo. Kung makaasta ka, parang pamamahay mo itong tinitirhan mo, lumugar ka kung saan ka dapat lumugar, ha? Opo, patawarin ninyo ako kung akong dahilan ng pag-aaway ninyo ni itay. Kung bakit ka pa kasi dinala-dala dito eh, kakainis ka? Hayaan niyo po, pag may gustong kumuha sa akin, papasok na lang po akong kasambahay. Total, marunong na rin akong gumawa ng magawaing bahay para hindi na ako pabigat dito sa inyo. Ha? Bakit dala mo yung bag mo? Anong gagawin mo dyan? Ate Emmy, alis na lang po ako dito para wala ng gulo. Sophia, magagalit itay kapag umalis ka, kapag nalaman niyang wala ka dito. Ang inay niyo kasi, lagi na lang nila akong pinariringgan. Total, kaya ko nang mamasukan bilang kasambahay. Maghanap na lang ako ng mapapasukan ko. Iyang bata-bata mo pa para mamasukan ng kasambahay. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si inay tungkol dito, ha? Huwag na, ate. Huwag kapati kayong madamay pa. Huwag na. Hindi. Akong bahala. Basta dito ka lang, ha? Huwag kang aalis. Pero, ate Emmy... Sige na. Ibalik mo na yung mga gamit mo doon sa kwarto natin. Sige na. Opo, ate. Salamat ulit sa inyo. Sige na. Dali mo na yung bag mo na yan doon sa kwarto. At magpahinga ka na rin. Opo, Ate Emmy. Bakit mo pinigilan ang batang yan? Aalis na sana eh. Pinigilan mo pa. Hindi ba kayo naaawa sa bata, inay? Wala siyang mapupuntahan na pamilya. Tayo ang pamilya niya. Kayo lang ang pamilya niya. Pero ako, hindi. Kaya paalisin mo na ang batang yan. Kapag nakikita ko yan, kumukulo ang dugo ko. Kapatid namin yan, inay. Anak ni itay. Hindi niyo ako naiintindihan eh. Yan kasi, pinapairal niyo ang galit niyo. Maawa naman kayo sa bata. Kung pababayaan natin siya, aalis talaga siya. Napakabata niya pa para magtrabaho. Inay, pwede ba alisin niyo yung galit dyan sa puso ninyo? Kapatid din namin siya. At saka iisa ang aming pinagmulan. Iisa ang nananalaytay na dugo sa aming mga ugat. Kaya sana matanggap niyo siya, inay. Kuya, ay parang gumagaan na rin ang loob ko sa bata at naiisip ko rin ang sinabi sa akin ng aking panganay na anak. Pero kapag nakikita ko siya kasi kuya, parang bumabalik ang ginawa ng aking asawa at hindi ko alam kuya kung kaya ko pa itong tanggapin o hanggang kailan ko matatanggap ang bunga ng pagkakasala ng aking asawa. Pagkalipas kuya ng ilang araw, ay... Larry, namimiss ko na yung anak ko. Huwag mo na siyang alalahanin. Nasa kanyang ama na siya. Imposible namang pabayaan siya doon. Alam ko, pero anak ko yun.
hindi mo maiali sa akin na maalala ko siya. Kung talagang gusto mo siyang makita, di punta natin sa tatay niya para makita mo siya. Gusto ko lang malaman ang kalagayan niya, Larry. Kung maayos ba siya o ano. Sige, sabihin mo lang sa akin kung kailan mo siya gustong darawin at sasamahan kita. Salamat. At naiintindihan mo ko, Larry. Salamat. Mahal kita, Alona. Kaya gagawin ko rin ang lahat para sa iyo. Kung tanggap sana ng pamilya mo ang anak ko, hindi na sana kinuha ng kanyang ama si Sofia. Sana maintindihan mo rin ako. Pinaniwala ko ang mga magulang ko na dalaga ka pa para makasal tayong dalawa at makasama na kita sa Canada. Sana maintindihan mo rin ako. At kapag ayos ng lahat, magkapati anak mo, maaari mo pa siyang matulungan. Naiintindihan kita, Larry. O sige, dalawin ko na lang ang anak ko para makausap ko siya. Ate, malapit na pala silang pumunta ng Canada ang inay at ang asawa niya. Sana kahit nasa ibang bansa na ang inay mo at kung sakaling kunin ka niya, sasama ka ba? Hindi ko alam, ate. Ano bang sabi ng nanay mo sa'yo? Wala. Basta namimiss daw niya ako. Kaya lang, pinagpalit niya ako sa asawa niya. Mahal ko ang inay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan dito. Mahal ka namin. Alola, pwede ba tayong mag-usap sandali? Bakit? Ano ba yung pag-usapan natin? Eh, tumawag sa akin ang kapatid ko at gusto nilang ampunin ang bata. Sinong kapatid mo? Yung nasa Bicol. Eh, ibibigay ko na lang si Sophia. Kesa naman nakikita kung lagi siyang malungkot dito at pinapagalitan mo. Eh, bakit mo siya ibibigay? Hindi mo ba siya mahal? Mahal ko siya, pero naaawa ko sa kanya, Alona. Parang wala siyang puwang dito sa bahay na ito. Maganda naman ang pinapakita ng anak natin. Ah. Nagkasundo sila ni Emmy. Oh, bakit mo pa siya ibibigay sa kapatid mo? Malayo yun. Akala ko ba mabigat ang dugo mo kay Sophia? At gusto mo na siyang mawala rito? O bakit ganyan? Parang ayaw mo na siyang umalis. Alam mo, tatapatin na kita. Sa totoo lang eh, napamahal na sa akin ang bata. Totoo, Alona? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Kaya, huwag mo na siyang ipampun sa kapatid mo. Ayan, tanggap ka na ni inay. Ang ibig sabihin, parang tunay mo na siyang ina. Mula ngayon, inay na rin ang tawag mo sa kanya, hindi na auntie. Opo, Ate Emmy. Masayang masaya po ako. At alam mo, ate, kahit kunin ako ni inay at dalhin sa ibang bansa, hindi na ako sasama sa kanya. Totoo? Opo, ate. Kasi napamahal na kayong lahat sa akin eh. Lalo ka na, ate. O, diba sabi ko sa'yo, darating din ang araw na matatanggap ka ni inay. O, ngayon, masayang-masaya na ako para sa'yo. Buti na lang at hindi ako natuloy nang umalis ako noon, ano, ate? Ay, naku, muntik na.
Kung hindi lang ako kumontra kay inay, siguro wala ka na dito. Pero ngayon, hindi na tayo maghihiwalay na dalawa. Oo nga, ate. Kuya, habang tumatagal, ay hindi ko na rin namalayan na napamahal na rin sa akin ang bata na bunga ng pagkakasala ni Romano sa akin sa ibang babae. Malambing si Sofia, kuya. Kaya lang hindi ko pa rin pinapakita sa kanya na talagang nahulog na ang loob ko sa kanya. Sa ngayon, kuya, masayang masaya na rin si Sofia kasama ang aming anak na si Emmy. Kaya lang, kuya, ay ang inaalala ko, baka bigla na lamang siyang kunin ng kanyang tunay na inana na sa ibang bansa kapag siya ay nagbakasyon dito sa Pilipinas. Kuya, sa totoo lang, talagang naaaliw na rin ako sa kanya. Ayaw ko na siyang mawala sa amin kahit na ang kanyang ina ay iba. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin kung sakaling dumating na ang panahon na yon? At sigurado ako na ibibigay siya ni Romano. Sana po, kuya, mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Alona. Alam mo, Alona, noong una talagang galit na galit ka nang inuwi ng asawa mo yung batang yan sa inyo. Eh, siyempre, sino ba namang babae ang matutuwa? Ano? Na iuwi niya yung anak niya sa ibang babae. Siyempre, wala. Eh, may anak naman kayong dalawa ni Romano. Talagang hihimutok ka sa galit. Kaya nga lang, yung anak ninyo na si Emmy talagang ipinaglaban kasi balibalik na rin mo man ang mundo. Kapatid niya rin yan. Magkapatid sila sa ama. Magkaiba lang yung ina. Pero sabi mo nga, sa tinatagal niya sa inyo na paninirahan ay unti-unti na nahulog na rin ang loob mo sa bata. At minsan yata dinalaw ng kanyang ina bago umalis patungong ibang bansa para lang magkita. Ngayon, nung makita na talagang tanggap mo na siya, abay, parang kampante na yung bata at ayaw nang umalis sa inyo. Siguro dahil sa kanyang ama, eh nandyan din na nakikita araw-araw at hindi na rin siguro iba ang tingin sa'yo na parang ina na rin. Kaya siguro mahihirapan na rin yung kanyang ina na kunin siya sa inyo. Tutala, nandyan naman yung kanyang ama. Siguro naman ipagdating ng panahon na yan, yung bata na ang dapat mag-desisyon niyan. Hindi nyo na dapat na pakialaman yan. Kung sakali na dumating ang panahon, Alona, na kunin siya ng kanyang ina at siya'y sasama, abay wala kayong magagawa dahil may sarili ng desisyon yan kahit ng kanyang ama. Titi na siya kung saan siya dapat tumira. Kung nag-desisyon siya na hindi na siya alis niya sa inyo, tutal, andyan naman yung asawa mo, kanyang tunay na ama. E di mas lalong maganda. Wala kayong magagawa dyan. Kaya, Alona, ipanatag mo lang ang loob mo. At lalong ipakita mo ngayon sa bata ang pagmamahal mo. At ituring mo siya na parang tunay na anak. Bueno, yan na lamang siguro ang masasabi ko sa iyo, Alona. At naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Ano mga kaibigan, hanggang bukas na muli,
sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service. Thank you.